Welcome back mga kamaster, at welcome back din pong muli sa aking panibagong episode. At sa mga bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe at pakiclick nyo na rin po ang notification bell button para lagi po kayo naka-update sa tuwing may bago tayong mga video gaya nito. Bali, gamit ko pa lang SJ, yung homemade na Bajo type na quick reload mga master. At yan, simple ang forma. So bali, unang drop natin mga master, danggit agad ng ating nahuli. Ayan, medyo small size pa rin pero okay na. At sumunod nating tinira ay ang lobster na kasarapan, laki pa rin mga master. Pang ulam lang naman to. Ayan, dito ako nagulat mga kamaster sa nakita ko, at isang dolphins na wala ng buhay ang ating natagpuan dito sa spot na to mga master. Estimate ko dito mga kamaster, nasa 2 days na tong wala ng buhay dito sa area na to. Lubos talaga nakakaawa ang dolphins na to mga kamaster. Halata kong naghirap pa siya bago siya binawian ng buhay. So bali, sa mga kapwa ko ka Spiro, pag nakakakita kayo ng gayto mga kamaster, ay ipagbigay alam nyo agad o i-report nyo sa kinaukulan or sa mga bantay dagat or sa maritime na rin, para ma-recover na rin nila yung dolphins. Sobrang hirap niya mga master, hukay-hukay na yung buntot niya. Halatang dito na siya nagpakamatay. Every year nagpapakamatay ang gato mga master, taon-taon. Dito sa amin nakakakita kami nito. At dito nga mga master, nakakita tayo ng dalawang danggit at kasarapang laki lang. Pero okay na rin, pang-ulam na to. Ayan, tiyagaan na natin yan mga master. At nakakita tayo dito ng pusitlumot at medyo mailap, kaya hindi natin siya nahuli. Pagbalik natin, nakakita tayo ng isang kanuping na small size. Kinuha na rin natin yan mga master. Medyo alang-alang pa yung tama, kaya dinakot ko na at tinusok ko na rin ng panibago para hindi na rin makawala. At nakakita tayo ng isang small size din na lobster. So bali, pang ulam na yan mga master. At dito nga nakakita tayo ng dalawang danggit o rabbit fish. Ayan, magkatabi, kaya isang tira lang rambing. At dito nga mga master, nakapana tayo ng isang Maori na so, parang tatlong daliri na rin ang lapad. Pangulam na yan mga master. At saka isang lobster na estimate ko ay nasa 1/4 na rin, kaya kinuha na rin yan. Pangulam na yan mga master. At sumunod nating napana ay danggit. Yan, kinaganda lang pala sa SG na to mga master, ay pwede mo siyang ipunin ang huli sa shafting. At pwede kang makapatira ng ilang beses sa ilalim hanggat kaya pa ng iyong hangin at medyo maamoy yung mga isda, makakatira ka ng sunod-sunod gaya nito. Ayan, so bali nakatatlo tayo. So bali, habang naghahanap tayo ng isda ay naglulud pa rin tayo mga master ng ating SG. At di nga kalayuan ay nakakita tayo ng danggit. At ito mga master, pang-apat na tira natin. At bali, sa katabi, at meron din siyang katabi na danggit, kaya ayan, pinaana na rin natin mga master. Ang sa ganun ay may madagdagan tong ating unang tira. So bali yan, at may isang danggit pa. So di rin kalayuan sa pinagpana natin at nakakita tayo ng isang rabbit. Ayan,
At dito mga master, may nakita tayong ketong fish at medyo mailap, pumasok sa butas. Unang tier natin, hindi tinama, kaya napilitan tayong pasukin na rin yung butas o siwang para mahuli na rin natin yung ketong fish. Ayan, at nahuli nga natin mga master. Estimate ko dito nasa 0.5 kilos. Sigurado na ang pang-ulam nito mga master. Napakasarap niya pala nito sa paksiw, yung mga danggit na maliliit. Lalo na kung maanghang mga master. Napakarami nila sa isang shop, pwede nating ipunin. Talagang muntik nang mapuno mga master. So dito mga master, nakakita ulit tayo ng danggit. Ayan. At dito nga mga kamaster, sa area din na to, ay nakita natin yung ating kaibigang pawikan na every dive ko mga master, mapa night dive or mapa day dive, ay lagi ko siya nakikita. Ayan. Kung minsan hindi lang ako nakakapagdala ng video, minsan ko na rin ito naabutan ng isda mga master, na pinakain ko siya ng isda nung nagdi-dive ako. At napakamo naman niya talaga mga master. Marunong na siya makakilala ng mga tao mga master, kaya hindi siya masyadong mailap. Yan. Bye bye pawikan. At dito nga mga master, nakakita tayo ng isang pusit lumot at yan, na tamaan natin. At nadagdagan pa natin ng isang rabbit fish or danggit. Yan mga master, may nakita tayong isang lobster na kasarapang laki. At ito ay pang-ulam na ng aking mga pamangking maliliit. At dito nga nakakita tayo ng isang bluefin tribale at natamaan naman natin mga master. Medyo malabo-labo lang ispat mga master, gawa ng maagos dito kanina sa amin. At yan, nakakita tayo ng isang Lungus Emperor at medyo malit-lit lang at pwede na rin naman pagtsagaan. Ayan, at nakahuli pa tayo ng isang goldfish or manitis. Ayan. Medyo madamo yung dagat mga master. At dito nga nakikita natin yung isang baka-baka na isda mga master. At medyo maamo siya. Kaya tinawag na yung baka-baka dyan mga master, gawa ng may sungay siya na dalawa. Sa iba naman ay plancha-plancha ang tawag dyan. Bali lalaki ito mga master na baka-baka. Yung babae wala siyang suag. Dahil medyo maliit pa, kaya pinakawalan na rin natin. Pag malaki, masarap sa ihaw yan mga master. At dito nga nakakita tayo ng isang tagpian or snapper. At nakalpas to mga master. Kaya yan, nakapag-load tayo agad. Kaya nasagawa ang panibagong tira. Kaya ayun, at nahuli natin. Ito po mga master, yung aking nakakayanan sa pag-dive ko. So bali bukas ang umaga mga master ay i-report ko sa Maritime. Diyan sa chairman namin mga master. I-report natin bukas maga para malaman nila i-recover ba nila o ibabaon na lang. Bukas maga mga master, update ko na lang kayo. Salamat.